Tsaka lagi niyang sinasabi sa pag magka-call kami na busy siya sa pagde-deliver ng mga alak, ganyan. Yung ano. Ah, ganun. So, pakiulit ang pangalan para ma-interview din natin. Peter Paul Uson po. Minsan nga po, ako pa yung naawa sa kanya kasi na-stress daw siya. Hindi daw niya alam yung gagawin niya, ganyan. Ah, ikaw hindi ka na-stress dahil ang laki ng perang tinangay sa'yo. Hindi ko po alam, ako po pala yung ginagamit niya. Oh my God. Kasi tinanong ko rin po yung co-teacher ko na nagpakilala po sa akin sa kanya. Sabi niya, paano ba nangyari na napakilala mo ko kay Peter? Sabi po niya, tinatanong niya kasi ako kung meron akong kakilala na pwedeng ipakilala sa kanya kasi gusto daw niya teacher. Kaya daw po ako yung naisipan niya na ipakilala sa kanya. Kaya naisip ko po nun, talagang nung una pa lang target na niya teacher para talaga meron siyang makuha. So una pa lang po, pero pinagplanuhan na po niya talaga na lukuhin ako. Bakit agad kang nagtiwala sa kanya? Kasi po, pinapakita nga po niya nung una na nagpakilala siya sa pamilya ko, ang ganda ng pakikisama niya sa mga kamag-anak ko sa bamban, pati yung mga kumpare ng tatay ko, pinapakisamaan niya. Tapos, minsan siya pa yung nagbibigay ng mga, bumibili ng mga groceries namin sa bahay, ganyan. Siyempre po, hindi ko naisipan na gagawa siya ng ganyan. Tsaka pinakilala din po niya ako sa pamilya niya. Kaya hindi ko po naisipan talaga na gagawa siya ganyan sa... Okay. Nagkaroon ka na ng unang loan for 350. Bakit pumayag ka pang dagdagan yun ng another 400,000? Ang sabi po kasi niya, yung loan na gagamitin niya ngayon, ipambabayad din po niya ng utang yun. Kasama din po niya na... Pag po na-release yung 400,000 na yun, magbibigay din po siya sa akin yung 110,000 po na. Eh, nakapangalan sa iyo ang loan. Paano siya magbibigay sa iyo? Oo. Ang sabi po kasi niya, kaya po kailangan niyang gamitin yung pangalan ko doon kasi meron pa po siyang nakapending na loan sa Global Dominion. Ang sabi po, sister company so, daw po. So, tatat siya ng utang. Opo, sister company daw po yun na AsiaLink. So, sabi niya, baka daw po, pag siya yung nag-apply ng loan sa AsiaLink, matrace ng AsiaLink yung pangalan niya, baka hindi po siya ma-approban. Kaya, ginamit po niya yung pangalan ko para makakuha siya ng loan. So, tatat siya ng utang, tapos nagkakasino, sumusugal. Opo. Hindi mo ba nalaman yon nung kayo, nung... Nung kami po, sabi niya, nagpaban na daw po siya sa casino para hindi na daw po siya makapasok doon. Pero hindi ko alam. The mere fact na meron siyang history sa casino, sumulong ka pa rin. Kasi sabi niya, tumigil na daw po siya, tapos nagpaban na daw po siya, ganyan. Yun ang sabi niya, di ba? Naniwala naman po. Pero di mo ba alam na pag ang isang tao ay... meron siyang history sa sugal, most likely, hindi siya magandang... Hindi ko po naisip hindi siya magandang kasi, maging kasama sa buhay, o... Hindi ko po na ano yun. Kasi itataya niya yung kinabukasan, eh. Kasi sinasabi tulad yan, yung nangyaring gano'n, tapos nagkakasino siya, meron siyang isang babae, ibang babaeng kasama. Nalaman ko lang po na palagi siya nagkakasino, yun nga po yung nakausap ko po yung ex niya. So, iba yung ex niya, iba yung sanga yung kinakasama niya sa may bamban? Opo. Oh, wow, ibang klase. So, ako talagang ginamit lang po niya. Kasi hindi naman po kami nag-break eh. Hindi nga po kami nag-away niyan eh. Bigla na lang po siyang hindi nagparamdam. Grabe. So, ano uli ang pangalan niya? Peter Paul Uson. Kay Mr. Peter Paul Uson, pwede po kayong tumawag sa 0995-4433-220 para ibigay ang inyong site o inyong panig ng kwento. Ito po si Ms. Jobel Sibal.
lumapit po sa aming Fire Lucas in Action upang ilahad niya ang panlulokong ginawa mo, Mr. Peter Paul Uson. Sasabihin ko manluloko ka kasi wala kang awa. Eto si ex, si girlfriend, umiiyak bukod sa pinang, nakapag-loan siya ng worth 860,000 na naibigay sa'yo, ngayon ay hindi ka niya makontak. Kukuha po tayo ng advice, kukuha tayo ng advice sa abogado kung ano ang pwedeng ikaso sa taong to. Willing ka bang kasuhan itong taong to? Opo. Sigurado ka? Opo. Baka mamaya naman eh, pag lumapit siya sa'yo at umiyak-iyak eh. Hindi. Hindi. So, tutulong kami ha. Kukontakin namin yung mga kaibigan nating abogado na pwedeng malapitan para makatulong sa'yo at mag-file ng kaso. So, ito ay lantaran panluloko ito eh. Pinangalan niya sa'yo yung sasakyan para makapag-loan ka. Nung makuha niya yung niloan mo, nagpapirma na naman siya sa'yo para maibalik sa kanyang pangalan yung sasakyan. So, ngayon, ikaw itong magbabayad. Diyos mio. Hindi ka ba nakahalata nun? Hindi ka kumukuha ng advice sa mga nakakatanda sa'yo? Wala ka bang kaibigan? Sabi po niya kasi kahit hindi ko na daw po sabihin sa tatay ko kasi in 1 year lang daw po mababayaran naman daw po yun. Naniwala ka? Nagtiwala ka? Nagtiwala naman po ako. Meron kang picture niya? Meron kang nakaprint na picture? Wala sa cellphone ko. Patingin nga. Jervin! Pakiprint mo to. Gago itong taong to. Gago itong lalaking to. Dama, hindi yan uusad sa buhay ang ganyan ang ginagawa niya. Kala niya nakapagloko siya ng babae. Hindi niya alam, siya rin ang magdadala niyan eh. Sa messenger na lang. Ah, sige, messenger. Grabe. Ilang taon na itong Peter Paul Uso na to? 26 po. 26? Okay. Ganun na yung panlulokong ginagawa niya? Magaling po kasi siyang magsalita eh. Yung magaling po siya sa sales talk, ganun. Yung magaling po siya magpaikot ng gulo ng tao. Hindi ko alam lahat pala na sinabi niya sa akin. Kasinungalingan lang po pala. Okay. Eto, sandali po mga viewers. Eto, pinapaprint ko yung pictures niya para maipost natin sa ating page para makarating sa kinaukulan at maging aware ang mga kababaihan na huwag nang magpaloko sa nagngangalang Peter Paul Uson kasi nakakatakot kung marami pa siyang mabibiktima. Ipo-post talaga natin ito. Eto, meron tuloy nagko-comment. Meron daw meron tayong mga teachers na viewers. Sana daw pinaandar mo muna 'yon. Ganun ka ba kadaling magtiwala? yung at saka conception lang siya, hindi mo background check? Yung nga po, yung pinakilala niya po yung pamilya po niya sa akin na teacher naman yung nanay niya. Ganyan, pati yung ibang mga kamag-anak niya. Wala akong naisip na may masama siyang balak pala sa akin. Ah, grabe. Grabe ito. Hindi ko kayang mag-ano. Sandali lang po ha. Isa-save po. Ipapaprint ko lang yung picture. Ipapost din natin sa page. So, willing kang magdemanda? Opo. Hihingi po tayo ng advice o tulong sa mga abogado. If possible, baka meron akong mai-recommend ang lawyer sa iyo sa bandang Capas or Concepcion para ma-file lang siya ng kaso. So, manawagan ka kay Peter Paul Uson. Peter? Lakasan mo. Peter, wala akong ginawang masama sa iyo para lokohin mo ako ng ganito. Lahat ng tulong na kailangan mo binigay ko.
Nananahimik lang ako, tapos bigla ang pumasok sa buhay ko. Tapos iiwanan mo ko ng malaking, malaking utang na hindi ko naman ginamit. Asan? Print mo. Wala ka, hindi ka man lang naawa noong mga panahon na pinagkakasino mo yung perang yun. Hindi naman sa'yo. Wala kang konsensya, tapos bigla mo akong iniwan sa ere. Ang alaman ko, meron ka pang iba. Gusto ko, magbayad ka sa mga kasalanan mo. Pati sa pamilya mo, pati sa pamilya mo, minahal ko, tapos ganito yung gagawin mo. Sobrang, sobrang hiyang-hiya na ako sa pamilya ko. Yung tatay ko umutang ng 100,000 para lang may pambayad ako dun sa Asia Link na yun. Hiyang-hiya ako sa... sa tatay. Ba't yung tatay ko? So, kami ay nananawagan kay Peter Paul Uson na magpakita ka. Ipopost namin ang picture ni Peter Paul Uson dito sa ating page. At sa mga nakakakilala kay Mr. Peter Paul Uson, pakisabihan po siya na kumontak sa Fire Lucas in Action at tumawag sa number 0995-4433-220. Sige, Miss Jovel, tutulong po kami. Bibigyan po namin kayo ng abogado para ma-discuss kung ano ang pwedeng ikaso kay Mr. Paul Uson. Para po hindi na siya maging abogado, abusado sa mga kababaihan. So nananawagan po ako sa mga kababaihan dito sa parteng Tarlac, Bamban, Pampanga, na pag may nakilala kayong Mr. Paul, Peter Paul Uson, huwag pong basta-basta magtitiwala sa kanya. Ito po ang isang kapatunay na meron na po siyang mga nabiktima. So sa lahat pa ng mga nabiktima ni Mr. Paul Uson, maaari po kayong kumontak sa 0995-4433-220. Kami po ay mag-aantabay sa kasong pwedeng isampas sa kanya. So palagay ko, dahil sugarol siya, meron na rin itong meron na rin itong habit na magpalit-palit ng mga biktima na bababae. Hanggang sa ang babae ay magtiwala, ayun, at makukuhanan na naman ng pera. So nakakatakot itong ganitong klaseng lalaki. So willing ka talagang idemanda mo siya. Kami ay tutulong, pero pag tumulong kami, walang walang urungan sa laban. Opo. Kasi sinira niya po talaga yung buhay ko eh. Nanahimik lang. So, sa tatay mo, magingi ka ng sorry sa pagulang mo. Tay, manal ba yung manik ni? Sorry. No, ito nga yung agad sabihanan. Sorry, gen. Pati ka yung kuya. Di na kong problema. Sorry. So, ibig mo sabihin ng utang si tatay para may pambayad ko doon sa loan? Okay. So, pangako mo, hindi ka uurong sa kaso, ha? Ha? Tutulong kami kasi ako galit na ako. Nagagalit talaga ako.
Opo. Sige, aalalay kami, susuporta kami sa iyo from the start hanggang matapos natin itong kasong ito. Okay? Sa mga nakakakilala kay Mr. Peter Paul Uson, eto po oh, ang picture niya. Eto, ipopost din po namin sa ating page para po ikalat natin at nang mag-viral siya bilang tulong natin kay Miss Jubel Sibal. Para po hindi na magtiwala yung mga susunod pa niyang mabibiktimang mga babae. Okay? So, again, I feel sorry for you. Naiintindihan ka namin. Ako bilang isang babae, naiintindihan ko. Tutulong kami, Miss Jovel. Okay? May kukontakin akong abogado. Ibibigay ko yung number pagkatapos naming mag-usap. And then, idiretso makipagkontakan ka sa kanya para sa magiging kaso nitong taong ito. Okay? So, again, marami pong salamat sa inyong pag-antabay, sa mga viewers and followers po natin. Please, paki-share po itong video ito hanggang makarating sa mga dapat na kinaukulan o dun, okay, Mr. Peter Paul Uson. Maraming salamat po hanggang sa susunod na live natin. Salamat!